Sila ay mamalian animal na kahawig ng isang maliit na oso. Sila ay isang endemic species ng Australia na inuuri bilang arboreal dahil nabubuhay ito sa mga puno. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga koala. Pero bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin. Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang koalas ay thick-set arboreal marsupial at mayroon silang haba ng katawan sa pagitan ng 65 at 82 sentimetros na may haba ng buntot sa pagitan ng 1 at 2 sentimetros. Sila ay may bigat sa pagitan ng 4 at 15 kilograms. Makapal at kulay abo ang kanilang balahibo, ang kanilang baba, dibdib at inner forelimbs ay may kulay na puti at malaki ang kanilang leathery nose. Sila ay may malalaking tenga na pinahiran ng puting kulay na buhok at meron silang maliliit na buntot. At sila ay may pouch sa kanilang harapan. Nakasya dito ang 2 tits. At sila ay may malalakas at matatalim na kuko na nakatutulong sa kanila sa pag-akyat ng mga puno. Meron silang 5 mga digits sa bawat paw. Ang mga harap na paw ay may 2 maipapalit na hinlalaki at 3 daliri. Ang 2 daliri ng paa sa likod ng paws ay pinagsama na bumubuo ng isang grooming tools na ginagamit ng koala upang magsuklay ng kanilang balahibo at matanggal ang mga taktika. Sila ay isa sa ilang mga mammal na mayroong isang fingerprint na katulad ng isang fingerprint ng tao. Ginugugol ng mga koalas ang tinatayang 80% ng kanilang oras sa pagtulog, 10% sa pagkain at ang natitirang 10% ay ginugugol nila sa pag-upo lamang. Sila ay mahuhusay na mga climbers, ngunit mabagal ang mga ito kapag naglalakad sa lupa. Karaniwan silang tahimik na mga hayop maliban sa panahon ng pag-aanak na kung saan ang mga lalaki ay umuusbong. Ang mga koalas ay unusually maliliit ang utak na may humigit kumulang sa 40% of the cranial cavity na puno ng likido. At sila ang tanging hayop sa mundo na kakaibang nababawasan ang utak. Sila ay matatagpuan sa mga eucalypt forests ng Silangang Australia. Sila ay solitary animals na mayroong fixed home range. Ang laki ng saklaw ng bahay nila ay nakasalalay sa mga magagamit na mapagkukunan. Sila ay mga herbivores at ang kanilang dieta ay binubuo halos lahat ng mga dahon ng eucalyptus. Ang mga koalas ay natutulog o nagpapahinga ng hanggang 22 oras bawat araw dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng maraming lakas upang madigest ang gum leaves at kapag natutulog ay nakatitipid sila ng enerhiya. Sa kanilang diet of gum leaves ay kaunting mga hayop lamang ang nabubuhay dito. Ang mga ito ay very fibrous at low in nutrition. At ito ang dahilan kung bakit kumukuha sila ng maraming lakas upang mag-digest. Gayun din sa halos lahat ng iba pang mga hayop, sila ay nakalalason. Mayroon silang special na bahagi sa kanilang bituka na tinatawag na cecum na lumalabas mula sa kanilang pangunahing bituka at may blind end. Napakahaba at mas malawak kaysa natitirang bituka at naglalaman ng milyon-milyong mga microorganism na sumisira sa mga gum leaves upang mas madaling masipsip. Mayroong tubig sa mga gum leaves, kaya ang mga koalas ay bihirang umiinom ng tubig. Sila ay kumakain ng 200 grams hanggang 500 grams na mga dahon bawat araw. Ang mga lalaki ay nagsisimulang mag-asawa sa edad na 3 hanggang 4 na taong gulang,
habang ang mga babae ay nagsisimulang mag-asawa at maaaring manganak kapag sila ay 2 taong gulang at sa pangkalahatan ay nagsisilang 1 beses sa 1 taon sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Ang panahon ng pagbubuntis ng isang babaeng kwala ay 35 days. Pagkatapos na manganak, siya ay isang solong jowi at sila ay may kakayahan ding manganak ng kambal, subalit ito ay medyo bihira. Karaniwang nagaganap ang pagsilang sa pagitan ng buwan ng Nobyembre at Pebrero at ang bata ay manatili sa pouch para sa susunod na 6 na buwan bago umusbong sa unang pagkakataon. Ang mga ito ay gugugol sa pagitan ng 6 at 12 buwan na pagsakay sa likuran ng kanyang ina. Sila ay nabubuhay ng 10 hanggang 12 taong gulang. Bagaman ang mga babae ay maaaring magpatuloy na mag-anak sa kanilang mga teenager at maaaring mabuhay hanggat 18 taong gulang. Ang mga predators ng koalas ay mga aso, foxes at dengos. At ang mga ito ay napakahina laban sa pag-atake kapag lumipat sila sa lupa sa pagitan ng mga puno. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging agresibo ang mga koalas ay kapag nararamdaman nila na may lumalapit sa kanila na may masamang balak, ang hayop o tao sa kanilang anak o sinusubukan silang hawakan ay nagiging agresibo sila at inihahanda nila ang kanilang sarili sa pag-atake. Ngunit malabo ang kanilang paningin at umaasa sila sa kanilang iba pang mga pandama. Mayroon silang mahuhusay na pandinig na makatutulong sa kanila na makita ang mga predators at iba pang mga koalas. Malakas din ang kanilang pakiramdam sa pang-amoy na tumutulong sa kanila na makita ang kanilang paboritong puno ng pagkain. At ang tanong kung mapanganib nga ba sila? At ang sagot ay oo. Mapanganib sila dahil sa nakahawa nilang sakit na maaari nilang mailipat. Sa Australia, halos 50% ng mga koalas ang nagdurusa sa mga nakahawang sakit na chlamydia na minanamula sa iba pang mga koala at umabot sa 90% ng mga koalas ang nahawaan ng sakit na ito. Ang sakit na ito ay maaaring kumalat sa mga tao sa pamamagitan ng paghawak o pagkahantad o malapit sa koala urine. Bagaman, maaari itong gumaling sa mga antibiotics at maaari din itong walang lunas na pagresulta ng pagkamatay. Ang sakit na ito ay nakita na kumalat sa mga hayop tulad ng guinea pig, crocodiles at tupa. Ang koala ay isang katutubong salita na ang ibig sabihin ay no drink at ang koalas ay pambansang sagisag ng Australia. Bagaman, madalas silang tinutukoy bilang koala bears. Ang mga katutubong pangalan para sa koalas ay kinabibilangan ng gula, koala wines, carbors, bangaroos, koliwongs, narnagoons at kolos. Ang mga koalas ay may napakaliit na utak. Ito ay mas mababa sa 0.2% ng bigat ng kanilang katawan. At ang scientific name ng koalas ay Pascolactus cineres, na ang ibig sabihin ng Pasculus ay pouch, at ang actus ay bear, na nagmula sa Greek, at ang cineres na ang ibig sabihin ay kulay abo. At iyan ang kwento at buhay ng mga koalas. At kung nagustuhan nyo ang aking video, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pwede ka rin mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!